Usaping sikat dito po sa Tarlac City. Ito ang exciting topic natin ngayong gabi sa Tarlac City Talakayan with Mayor Christie. Welcome po sa ating second season ng ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, tumutok, sumubaybay sa ating first season. Magandang gabi, Tarlac City. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Christie Angeles. At syempre, nandito rin ako kasama ninyo sa Season 2 ng Tarlac City Talakayan with Mayor Christie, Hensel Kiling, CDRRMO Head. Ang bilis ng panahon, Sir Hensel. Oo, ang bilis. Nakailan na ba tayo niyan? 13 yes, ma'am. Episodes yes, ma'am. In one season. So papasok na tayo on our second season. Pangalawang season na po ito ng Tarlac City Talakayan with Mayor Christie. Ang dami na natin natalakay at naway kinapulutan ng mga aral at impormasyon na ating mga napapanood or napanood, lalo na kayo pong ating mga kababayan. Oo nga po, Mayor. No? Ilan na rin po ang mga personalities na nakausap natin dito. Meron pa from national government, mga bigatin din. Nakakatuwa nga dahil nakakapag-share sila ng kanilang lighter side of their personality. Like for instance, Senator Joel, who loves basketball and is also a certified barista. Attorney Sal Panelo, Chief Presidential Legal Advisor, who has about 300 bonsai tree collection. Mga busy national government officials ang mga ito, but they found time to guest in our program. At syempre po, Mayor, nakipagsabayan din ang mga department heads natin mula sa health, public order and safety, social welfare and development, city veterinary offices, pati ang ating city administrator, Mayor. Very hot and in ang topic from DPWH and DepEd. Mga sikat na mga strong women leaders ang na-interview natin. And speaking of sikat, ituloy natin ang usaping ito, Sir Hensel. Dahil ngayong gabi, mga undeniably na kilalang mga bagay ang pag-uusapan natin. Gaya na lamang ng kanta at video na ito, panoorin po natin. Ang kalinisan ng siyang kalusugan, lalo ta mga kabataan. Kay Mayor Christie makipagtulungan, alisin ang basura sa ating siyudad. Halina, tayo ay sama-sama, tayo ay magkaisa. Halina, tayo ay sama-sama, kalinisan ang pag-asa. Sa siyudad ng Tarlac tayo'y magkaisa. Alisin na natin ang basura. At pagdating ng truck ito'y isakay na. Kalinisan, kalusugan ay pag-asa. Halina, tayo ay sama-sama. Tayo ay magkaisa. Halina, tayo ay sama-sama. Kalinisan ang pag-asa. Kalinisan ng siyang kaayusan, kalusugan ang kailangan ng kabataan. Mayor Christie makipagtulungan, sama-sama sa kalinisan. Ang kaayusan sa siyudad ng Tarlac, gawin natin ang karapat-dapat. Ang basura natin ay huwag nang hikalat. Mayor Christie, kalinisan ang siyang hangad. Halina, tayo ay sama-sama, tayo ay magkaisa. Halina, tayo ay sama-sama, kalinisan ang pag-asa. Kalinisan ng siyang kaayusan, kalusugan ang kailangan ng kabataan. Mayor Christie makipagtulungan, sama-sama sa kalinisan. Halina, tayo ay sama-sama, kalinisan ang pag-asa. Sa siyudad ng Tarlac, tayo'y magkaisa.
Yun, tama po kayo, Mayor. Halos lahat ng taga Tarlac City ay alam na alam yung kantang yan. Sabi nga po ng iba, natataranta nga raw po sila pag naririnig po nila yung kantang yan. Teka, Sir Hensel, bakit mo naman sinasabing natataranta? Sign po kasi yan, warning, na paparating na yung mga truck na pipick up ng basura, Mayor. Okay. Pag nalampasan po kasi sila ng pinaka-inaabangan na truck na mga yan, ay talaga marami pong maghihinayang. Tama ka riyan, Sir Hensel. Dahil on schedule ang pagkuha po ng basura dito sa lungsod ng Tarlac, pwera na lang kung minsan may mga konting aberya, traffic, or nag-breakdown yung truck. Ito lang yung mga minor reason kung bakit minsan hindi sila nakakakolekta on time. Pero hindi lang yan ang nakaschedule, kumbaga, dahil basta pagdating sa kalinisan ng ating syudad, isa yan sa ating priority na pinamamahalaan ng ating City Environment and Natural Resource Office o SENRO. At kasama po natin ngayong gabi ang head ng SENRO, si Engineer Bong Tanyedo. Wow! Welcome po sa Tarlac City Talakayan with Mayor Engineer Bong Tanyedo. Good evening po, Ma'am. Mayor. Thank you po, Sir Hensel, sa pag-imbita niyo po dito sa Talakayan. Medyo kinabahan nga po ako doon sa ABP. Yan ang isang kantang hindi ko po malilimutan. Oh, kaya mong kantahin, Engineer Bong? Sabi mo, hindi mo makakalimutan. So, Sir Hensel, I presume bilang punong abala sa pangungulekta ng basura, by heart, dapat alam mo yung jingle na yan. Sige nga, paringgan mo nga kami. Okay, sige. Okay na yan. Engineer Bong, alam namin kinakabahan ka. Baka naman kahit tulog ka, kinakanta mo pa rin yung kantang yan, Engineer Bong. Ma'am, malapit na po kasi po medyo yung kantang yan, ma'am, sikat po hindi lang po sa mga barangay, pati mga bata, ma'am. Actually, ma'am, yung mga na-interview po namin, yung mga bata nga, sumasayaw pa kapag dumaan na po yung garbage na. Wow, ang galing naman. Okay. Tapos po, twice a week po, dumadaan po ang garbage truck po natin sa mga barangay po. So, Engineer Bong, dalawang beses sa isang linggo ang pinipick up ang mga basura. Yes po, sir. Regular po yan. Twice a week dumadaan ang garbage truck natin sa mga barangay. Kung magkakaroon man po ng aberya o problema sa sanitary landfill, agad naman po natin tinatawag to para maayos po at makulekta yung mga basura po nila. At yun nga po, ang pinakikiusap lang po sa mga residente is itali at i-manage mabuti yung basura. Nakasakop po sana para hindi nagkakalat sa daan yung mga basura. Tama ka dyan, Sir Bong. Ayan, narinig po ninyong pakiusap ng ating SENRO head. Iwas kalat at dumi po muna habang nag-aantay ng pagdating ng truck ng basura. Di na siya nag-aaksaya ng panahon mag-request. Engineer Bong, gaano po ba karami ang basurang naiipon ng mga truck sa loob ng isang linggo? Bali, ma'am, based po sa waste analysis characterization po ng garbage po ng Tarlac City is nag-a-average po tayo ng 265 tons a day. Or within a week po, nasa 1,858 tons a week yung basura po natin. Teka, sabi mo 265 tons a day? Po. Yes po, ma'am. Sa buong Tarlac City? Yes po, ma'am. Wow, ganun dami naman pala. Madami po talaga po. Dahil nga po, ang Tarlac City, alam niyo naman po, center ng business po. Tayo po yung pinakamalaki dito sa Tarlac province po. So, tapos twice, sa isang linggo, twice pang binubuo yung 26 tons. Tama ba? Yes po, twice a week po. Hindi po yung 265 tons a day po, daily lang po yun. A day lang pala yes yun? Yes po, daily lang po yun na nakukuha ng basura ng garbage collector natin sa buong Tarlac City. So, Engineer Bong, kung 265 tons a day and you're roving in all 76 barangays, may mga areas naman na konti lang like yung mga small barangays. Yes po, ma'am. But meron yung mga metro barangays na talagang dyan ang bulk ng problema yes, natin pagdating sa karumihan, sa kalat. How do you manage naman yung mga malalaking barangays? Actually, ma'am, ang ginagawa po namin, yung mga ibang barangay po, nandito sa city proper po, is daily po yung collection. Lalo na po yung mga main thoroughfares po natin sa city proper po, daily po ang collection dyan po, ma'am. So, iba yung sa population area tsaka yung sa malalayong barangay, no? Yes po. Iba so, po yung twice a week, in a sense yun, na selected barangays. Yes po. Kaya kasi po, yung nasabi ko nga po, base po doon sa basura ng napupudos ng isang barangay po. Kaya po, may schedule po kami daily
na iba-ibang barangay po na para kuhanin po yung mga basura po nila. But you know, that's understandable, Sir Hensel. Tingnan mo na lang ang mga business permits na naka-issue sa Tarlac City alone. We have more than 7,000 close to 7,000 businesses. Yes, ma'am. Eh lahat ito may mga basura yan every day. What more yung mga household? Siguro mga household dito nasa mga 130,000 household. Siyempre ang mga bahay na to may mga basura din na naiipon for the day. Yes po, ma'am. Kaya palagay ko yung 265 tons per day. Eh tama. Yes, so sobrang dami no, sir, bong dinidiretso nyo yun sa landfill? Hindi po, sir. Kasi po, kaya nga po ang Tarlac City merong material recovery facility sa Tibag. Okay. Doon po natin pinaprocess po yung mga bio-waste at mga recyclable po. Yung mga bio-waste po, yan po yung mga ginagawa po natin na organic fertilizer. Yes. Okay. Yes, oo, tama. Bali, sa 265 tons, ilan yung organic doon? Bali, based po doon sa wax po ng Tarlac City is 51.39% po ng basura natin is bio-waste. Oh, di ba? Kalahati, madami pala. Sa madaling salita, ano ang purpose ng isang MRF sa isang barangay o sa city tulad natin? Yes po, ma'am. Ang purpose po nito, based po kasi sa RA 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 po, sa Section 32 po, required po ang establishment ang required po ang LGU na mag-establish ng MRF po. And sa mga barangay po. Sa MRF po kasi ma'am, doon po natin pinaprocess, dinadivert po yung mga bio-waste na pwede pong gawin natin organic fertilizer or charcoal briquet. Yung mga, yan po yung mga isa sa mga product na pwede po natin mapakinabangan from bio-waste imbis po na tinatapon po sa, natin sa sanitary landfill. Yun po, dinadivert po natin at doon po nakakatipid po tayo sa pagbabayad ng basura sa sanitary landfill po. Okay, makasingit nga ako saglit, Engineer Bong. Sabi mo kanina, bio-waste. Yes po, ma'am. Meron kasi tayo, Sir Hensel, ano? Meron kasi tayong plano na mag-benchmark in Aguula Union to see their black soldier fly farming. Yes, ano ba itong farming na to? Ito yung mga langaw na iku-cultivate mo ba? Iku-culture mo? Yes po, ma'am. And then yung mga magiging anak nilang maggots, pwedeng ipakain sa mga free-range chicken. Because it is a rich source of protein. Yes, so parang ang mangyayari, yung mga bio-waste na napipick up sa basura, dadalin dito sa black soldier fly farm natin, ipakakain sa mga langaw, naka-enclose sila sa isang parang kulungan na net, at sila walang gagawin kung hindi manganak ng manganak ng maggots. And then these maggots will be collected, pakakain sa mga free-range chicken natin, kasi marami na tayo na-distribute na free-range chicken sa ating mga KWO women. Yes, so mapapakain nila ito, and then mabilis lumaki at tumaba daw yung manok. So in a way, makakatulong din pala tayo, parang yung re-recycle mo, pakakain sa manok, at ang manok, kakainin ng tao. So parang umiikot ang nature. Opo. What you sow gets back to you. Tama? Yes po. Okay. Saka mas magiging sustainable yung area ni yung MRF po, sa conversion po ng biological waste, nagiging pagkain ng tao, which is yung nga, yung manok. Magandang pong plano po talaga. Aside from the fertilizer na organic, di ba? Yes po. Malaking bagay. Kasi yung organic fertilizer, alam ko, Sir Bong, nagagamit dito sa bukwan natin, garden ng ating City Plaza. Yes po. Plus, there are those na nanghihingi ng organic fertilizer na nagagamit din nila sa mga farms nila. Bali, ano yung mga waste? Engineer Bong, doon sa mga nakokollect natin, tapos saan ito mga galing? Bali po kasi meron po tayong truck na kumukuha ng mga residual waste. Meron din po ang truck ang City Enro na yan po yung kumukuha ng mga bio-waste sa market, sa city proper. Then yan pong mga bio-waste pong yan dadalin sa MRF po natin para i-segregate. Then doon po namin ipra-process para po makagawa po tayo ng organic fertilizer po. Ilan MRF natin, Sir Bong, na operational? Ang MRF po natin dito sa Tarlac City is 6 po. Isa po yung sa Tibag, Sapang Maragol, Bantog, Buena Vista, Aguso, Lawang. Yan pong mga MRF po sa nasabing pong barangay yan po, yan po yung binigay po ni Mayor Christie. Dahil po, nagkaroon nga po tayo ng savings. Yan po yung mga pinamigay po sa mga barangay para at least po yung mga basura po nila is ma-process po nila para gawin organic fertilizer po yung mga bio-waste po nila.
para maging self-sufficient sila in terms of fertilizer, no? Malaking tulong din ito sa cleanliness and environment ng mga barangays na ito. Idagdag ko na rin po yung mga mini dump trucks po sa ibang barangay na alam ko po nasa 9 po, Mayor. Yung ibinigay po ng city government sa inyo pong directives na rin po sa malaking suporta sa paghakot po ng basura. O di ba, hindi lang simpleng pag-pick up ng basura ang ginagawa ng Senro. Challenge din ito sa inyo, Sir Bong, yung makatulong mabawasan ang tinatambak na basura sa mga landfills. Dagdag na rin, Mayor, yung challenge ng Senro sa pagmamanage ng COVID-related healthcare waste. Paano ba dapat i-handle ang waste? Paano ba dapat i-handle yung mga waste na ganito? Kasi medyo hazardous yan. Alamin po natin yan mula kay Engineer Bong Tanyedo sa pagbabalik po ng Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie. Green City, Tarlac City, patuloy na isinusulong ni Mayor Christie ang kanyang advokasya na mapanatili ang kalinisan sa Tarlac City. Isa sa kanyang mga aksyon ay ang direktibang regular na cleanup drive sa Masalasa at Linya Creek na isinasagawa tuwing katapusan ng buwan sa pangungunan ng Tarlac City Environment and Natural Resources Office at City Engineer's Office. Isinagawa ngayong araw, July 30, 2020, ang cleanup drive para sa buwan ng Hulyo. Sa utos ng ating City Mayor na si Maria Cristina Cianides, sa pangunguna po niya, regular po yung cleanup natin dito sa Masalasa Creek ang Niya Canal. Monthly po ito. Continuous pa rin yung programa niyang Clean City na isa sa priority ng ating butihing mayor na malinis ang mga irrigation at mga water bodies dito sa ating syudad. Continuous naman po itong paglilinis natin sa iba't ibang lugar. Regular lang po yun dito sa ating Niya Canal at dito sa Masalasa Creek. And panawagan namin sana sa mga informal settler na dito sa may part ng San Vicente, meron naman po tayong schedule ng garbage collection. At sana wag po silang magtapon sa mga irrigation canal or water bodies kasi ito yung nagiging cause ng pagbaha sa iba't ibang barangay dito sa ating city. Itong programang ito ay para maiwasan natin ang pagbaha at malinis ang mga daluyan ng tubig dito sa ating lugar. Napakalaking tulong ng regular na cleanups sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating mga local water bodies at maituturing ding paraan sa pag-iwas ng pagbaha. Hinihikayat ni Mayor Christie ang kooperasyon, partisipasyon at disiplina ng bawat isa sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga ng kalikasan. Sa ating nagkakaisa at sama-samang hangarin na mapalinis ang Tarlac City, maaasahan na kaisa natin si Mayor Christie. Ito po ang Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie. Nagbabalik po kami, kasama pa rin ang ating Senro Department Head, Engineer Bong Tanyedo. Ituloy pa rin natin. Ang sabi nga natin, usaping sikat. Isa na siguro ang pinakakilalang virus ay ang COVID-19 sa buong mundo na ang tinamaan ay hindi lang tayo dito sa Tarlac City. Tama po, Mayor. While merong mga areas na classified as high risk, or with most number of positive cases, and may mga quarantine classification, still, hindi pa rin natin matutukoy ang mga very specific areas lamang na COVID-stricken. So, it can be assumed na all COVID-related waste, like face mask, tissue papers, gloves, PPE suit, lahat ito generated from households or businesses are potentially infectious and contaminated. Opo, Mayor. Importante po dapat po alam natin kung anong mga klaseng waste ang napuproduce po natin. Dapat po ito ipa-implement natin yung segregation kasi nga po, meron po tayong mga different waste na dapat po, doon lang po siya dapat ilagay sa nararapat na pong kalagyan. Hindi po pwedeng halo-halo or mixed waste po. Kaya nasabi nyo nga po dahil nga po meron po tayong virus ngayon. Dapat po bago po itapon o isama ang mga face mask or any PPE or ano, dapat po i-disinfect muna po bago po kunin ng garbage collector natin. Matanong kita, Engineer Bong, sabi mo yung mga waste related to COVID. Yes po. Is it possible na pag halimbawa ako positive COVID ako, yung tinanggal kong face mask contaminated na yan with COVID virus? Yes po, ma'am. And then
contaminated, tinapon sa basura. Yes, ma'am. Yung COVID virus na natapon sa basura, kakalat siya within that garbage can. Maaari po, ma'am. Kasi po, ma'am, lalo po kung hindi po na-disinfect or na-dispose ng properly po. Kasi po, kukunin po natin ng mga garbage collector po natin yan. Kapag nahawakan yan, then hindi po sila nakapag sanitize o disinfect na mabuti, maaari pong dalhin po nila sa kanilang mga pamilya po. So, high risk talaga, no? Kaya napaka-importante po talaga yung segregation ng mga yan. Saka kung meron man onting disinfection na mangyayari dun sa hazardous waste. Kasi, Mayor, yung mga tao niya sa From Sendro talagang nag-handle ng mga hazardous waste na dyan. Saka meron na rin po tayong documented na case na merong mga employees sa isang LGU na talagang tinamaan dahil hinahawakan nila yung basura na contaminated with COVID-19. So, ang possible spread of COVID virus, hindi lang sa mga waste materials na ito. Yes, like ako, naisip ko tuloy ngayon, Treasury Department, may mga nagbabayad, pera yan na hawak mo. Posible na yung pera can also be contaminated with COVID virus. Yes, may chance po. Okay. So, dapat pala frequent talaga. Doon nila yung paulit-ulit na sinasabi po ng ating IATF protocol. Paulit-ulit, washing of hands, ina-alcohol ang kamay to keep everybody safe. And speaking of risks, sa inyong department din galing ang mga matatapang na sumusugod sa bahay-bahay, sa lansangan, sa mga public buildings para mag-disinfect, lalo na sa barangay na nakaka-report ng mataas or high surge of COVID cases. Opo, Mayor. Kasama po kami sa Tarlac City Disinfection Team. Yung mga tao ko po, sila po yung sumasakay doon sa disinfection truck po natin para pumunta sa mga barangay para mag-disinfect po, ma'am. Mag-recall lang ako, may additional lang ako. Kasi meron talaga yung mga, alam mo, Mayor, yung mga kapitbahay ng isang positive na talagang talagang na magmamadali ng disinfection. Paano ba yung process mo dan sa sistema mo? Para nagre-request ba sila? Directly ba? Paano ba? Bali po, ang ginagawa po namin kasi is through DOH po, tinetext po sa amin yung mga area, yung mga address ng mga may COVID positive. Then, yun po yung ang pinupuntahan po namin. Nakikipag-coordinate po kami sa mga barangay para po matuntun po namin yung exact location po ng may COVID positive patient po. Okay. So, kayo po na may mga positive cases sa area niyo, huwag na po kayong magimbal. Huwag po kayong mag-alala. Nandyan po, tumatawag ang DOH, may listahan po ang ating sendro. Alam nila yung mga areas na may mga positive cases. So, automatic po, pinupuntahan na nila ito para i-disinfect. Eh, Sir Bong, maiba naman ako. Meron bang team song ang mga ganito, gaya sa basura? Wala po, Mayor. Pero po, meron pong announcement na bago po pumunta yung truck na pinatatabi po yung mga sinampay, baka po kasi mabasa kapag dumaan po yung disinfection truck po natin. Oh, malaki yan, Mayor. Yung truck natin na, nabili na po natin nung kasagsagan po ng COVID, malaki po yan. Parang fire truck na talaga po yun. Opo, talaga pong kapag lumalabas po yung disinfection truck po natin, full tank po yan, Mayor. Nung nag-start po yung ECQ on Tarlac City, pinabili po yun, yung water truck na yun para po i-disinfect po yung mga barangay through sa savings din po. Kaya po nakuha po yung pagbili po ng water truck po para magamit po ng ating mga kababayan po. Sir Bong, tama ka dyan. Wala tayong inaksayang panahon para mabili agad natin ang mga pangangailangan ng taong bayan, lalo na pagdating sa laban natin sa COVID. Ano ka lang, Mayor, gaya namin dito nga sa CDRRMO, nung nag-start po yung ECQ po natin, yung COVID na yan, bumili po tayo ng respirators, PPE mask, PPEs, tsaka N95 mask, tsaka ano pa pong kailangan, face shields, goggles ng mga unang-una. Tama rin po ba? Meron po rin po ba kayong gano'n? Yes po, Sir Hensel. Dapat bago tayo pumasok sa isang laban, dapat naka-full battle gear tayo para at least safe din po yung mga nagdi-disinfect po natin. Eka, full battle gear. Di para kayong mga sundalo na naka... ready to strike, mga strike force. Yes po, na naka-full battle gear. Medyo may kainitan nga rin yung full battle gear na yan. Oo nga, Engineer Bong, mainit ito. At saka, hindi naman lahat ng eskinita kayang pasukan itong truck. Plus, ito, naka-full battle gear kayo. How do you address this situation? Ma'am, bali po, meron din po kayong biniling mga misting machine na ginagamit po namin. Okay. Para po yung mga area na hindi po mapasukan ng truck,
mano-mano po namin ini-spray. Kuminsan nga po yung mismong mga residente, sila po yung nagre-request sa loob ng bahay para po i-disinfect yung area nila at sa labas para po at least po napipil po nila na secure sila at saka safe po sila, ma'am. Tsaka, engineer, nung, paano nyo nagawa ng paraan to nung meron tayong medyo umangat tayo ng onte sa cases? Siyempre, pumapalo ng iba-ibang lokasyon yun. Anong nagiging kuan nyo doon? Deployment? Bali, ang ginawa namin doon, Sir Hensel, nagbuo na ako ng dalawang team. Dati isang team lang. Team lang. Yes. O, tama. Ngayon po, gumawa na po ako ng dalawang team para at least po, lahat ng area ng may COVID cases positive po, mapuntahan po. Basta po may pinorward po sa akin from DOH po, pupuntahan po namin with coordination with barangay po. Kaya naman, protektado all other members of the family. And syempre, kumpiyansa sila na na-disinfect ang kanilang surroundings, pati mga tahanan. Yes po, Mayor. Katandem din po namin dito ang CDRMO mo regarding sa disinfection po. Kayo pa lang, katandem. Pag malaki yung area, ma'am, yung truck lalabas. Pag hindi sila makapasok, yung mga tao niyang maliliit, yung naka-misting machines yung pumapasok. Tama po yung ganyan, yung nabat niya kwento nga po. Gaya ma'am, halimbawa po, nung nagkaroon po tayo ng bagyo ma'am, through your directives ma'am, yung mga naputol na mga puno, mga nadaganan na bahay ma'am, agad po, inoperate po namin para po at least ma-clear po yung mga obstructions sa daan po. Oh, natatandaan ko nga nun, Mayor, yung bagyong Ulysses na yan. Umabot talaga kami ng almost a month na nagputol na ng putol. Tapos meron pang COVID nun, tapos may disinfection. Kaya hindi po na talaga namin alam kung paano na. Pero naraos naman po, Mayor. Naraos naman po kahit ano. Alam nyo, because I have very, very committed department heads like you na kahit anong dumating dito sa lungsod ng Tarlac, handa kayo. Katulad niya, nagsabay-sabay, Typhoon Ulysses, COVID cases, tama? Yes, opo. Tapos bagyo pa ng bagyo, may mga nangaputol pang mga puno. But all these, whether they're dangerous or disruptive, mga obstructions na ito, kaya din yung hinandle. And for that, I thank both of you. Salamat po, Mayor. Yes po, ma'am. Nandun din po kayo, ma'am, nung after nung bagyo, ma'am. Kayo po mismo yung nag-inspection. Tinignan niyo po yung mga bahay na nawala ng bubong. through sa inyo po, ma'am, support lang din po naman ng sendro po. Engineer Bong, itong mga pinsala ng bagyo, I hope super dalang na lang sana ang mga ganito. Pero ano ang mga regular ninyong binabantayan pa bukod sa mga occasional bagyong dumarating sa lungsod? Mayor po, may regular inspection din po kami sa mga poultry farms. Kasama po namin dito yung sanitation unit of City Health Office po, Mayor. Minomonitor po namin nila regarding supplies, lalo na po before at during ng harvest po nila, Mayor. Naninita rin pala sila, Mayor. Oo. So, hindi lang usaping pangkabahuan, accessory, basura. Merong usaping bagyo. Meron din usaping COVID. Mga poultry, COVID. Halos pala lahat sakop nila. Opo. Natalo lang kayo ng 1% sa dami ng sinasakop nilang iniputan. Tama po, tama po, Mayor. Tama po. Doon sa mga sinisita nyo, engineer pa, kamusta naman yung compliance nila? Bali, sir, ang ginagawa po namin, nagbibigay po kami sa kanila ng recommendation kung anong dapat nilang gawin, kung ano po yung dapat nilang gawin na mitigation measure para hindi na po dumami po yung langaw. Sumusunod naman po sila at nakikinig po para po at least makontrol po yung pagdami ng langaw. Kasi po, once na dumami po yung langaw, sigurado marami pong magre-reklamo. Alam mo, sir, maiba ko ha, Sir Hensel, Engineer Bong, yung department niya ang talagang pinakamaraming complainants. Pamula, basura, langaw. Tama, yes, yung mga obstruction pag dumaan ng bagyo. Halos lahat ito ang mga major concern ng taong bayan. Daily. In a daily basis, yes, doyan. No? So, ikaw ang pinakapagod, I presume. Bukod pa sa inyo na puro positive naman, yung mga ambulance ninyo, rescue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I guess kayong dalawa, the two busiest departments of the city. Aside from CHO, of course, no? Doon nga, mabalik ako, Engineer Bong. Kung langaw yung pinag-uusapan natin kanina, kumusta naman yung langaw sa Uptown Public Market? Kasi yun, madami talagang kwan doon. Bali, sa Uptown Public Market naman po, regular po yung monitoring na dyan inspection. Kasi po, yun nga po, hindi sila nagko-comply sa Clean Water Act. Then, yung waste po nila, direct nilang tinatapon sa mga water bodies natin kamukha ng river and going masala sa creek.
Hanggang ngayon po, wala pa po rin pong improvement na ginagawa ang management ng Paliparan. Hanggang ngayon? Yes so, po. Samantalahin ko na rin po sa Uptown Public Market kung sino man po ang nagpapalakad sa ating palengke doon. Itong private entity na ito. Sana po, makipagtulungan tayo. Tulungan po ninyo kami na makontrol natin ang langaw sa sinasakupan ninyong management area. No? Umaapila na rin po kami na sana hindi lang puro city government ang umiisip, tumitingin sa kapakanan ng ating mga maninindi, pati mga mamimili natin. Kayo po sana maging kaantabay partner namin in addressing the cleanliness, in addressing yung kalinisan ng ating palengke. O yun, nabanggit niya yan. Nagwa na ulit si Mayor. Umapila. Umapila na naman po. Kung matatandaan po kasi natin, yung palengke po ay talagang medyo nagkakaproblema tayo ng ECQ. Hanggang ngayon pala, Sir Bong, anong sinisita nyo, anong nangyayari? Bali po, continuous po inspection namin doon, alos daily po. Then po, recorded lahat yan on a daily basis. Opo, recorded po lahat po. Sir Hensel, yes. Yan ang Senro. Ay, opo. Napakasipag. Sipag po yan. Naasahan kayo all the time. Alam nyo ba, mga kababayan, sila ay walang tigil sa clean, clean, clean. O, letter C, Engineer Bong. Clean, clean, clean advocacy nilang ito. Para rin po ito sa ating mga napakasipag at walang holiday sa trabaho nila. In fact, kapag may mga occasions doon, sila dapat ay laging mas present. Halimbawa, hindi lang kapag pagkatapos ng fireworks o putukan sa New Year's Eve, ay umiikot din sila at agad po silang naglilinis ng ating mga kalsada at lansangan. Opo, Mayor. Nakantabay po kami sa ganyan pong okasyon po. Palagi kami magkasama niyan, Mayor, pag New Year's Eve. Ayan. Yung Pasko. Yes, sarado po yung landfill niya. Nangungoblema na Sir Bong kung saan niya itatapos yung mga basura niya. Kasi sarado po rin yung mga yun eh. Ang landfill sarado pero sila bukas. Baka sila. Sila lang ang laging Obo, bukas. Para palang yan. Mercury drug. 24/7. Walang tulugan. Alam ko yan. Alam mo, dahil hindi nakakalusot sa akin ang mga ganitong pangyayari or yung mga kasipagan ninyo sa Senro. At very much appreciated naman ang inyong kasipagan. I can see and I can feel how hard your department works. Sobrang sipag po talaga yan, Mayor. Si Engineer Bong, kasama po ang Senro. Alam mo pa ba, ma'am? Ang Senro ay kasama rin yan sa paglilinis ng mga ilog. Wow. If I'm not mistaken, is Manila Bay Clean Up and Rehabilitation. Tama ba, yes, sir? Yes po. Yes po, sir. Teka muna, Sir Hensel. Sakop na yata lahat ni Engineer Bong. No stones unturned pagdating sa kalinisan. Mapabasura, mapadisinfection, pamula palengke, iskinita, bahay-bahay, pati mga residential areas, mga busy streets, iniikutan nyo lahat. Eh, pati ba naman ang mga ilog, nandyan kayo for Manila Bay. Yan naman ang ating aalamin sa pagbabalik po ng ating Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy. Ang lungsod ng Tarlac sa pamumuno ni Mayor Cristy Aguiles ay nakikiisa sa layunin ng Department of Health na lalo pang paitingin ang kampanya laban sa paninegrilyo sa mga pribado at pampublikong lugar. Ayon sa RA 9211, the Tobacco Regulation Act of 2003, mahigpit na ipinagbabawal na ang paninegrilyo sa pampubliko at matataong lugar, lalo't sa mga kulob o walang maayos na bentilasyon. Nagpalabas na ang pamahalaan ng Executive Order No. 26 na kinapapalooban ng Clean Air Act of 1999 at Tobacco Regulation Act na nagpapatupad ng pagbabawal ng paninigarilyo sa pampublikong lugar. Ang sinumang lalabag ay mapapatawan ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 1 taong pagkakakulong o magmumulta ng 10,000 piso. Napakahitik at liglig na topic kasama pa rin po si Engineer Bong Tanyedo ng Senro. Nabanggit mo kanina, Sir Hensel, before the break, na involved din ang Senro sa Manila Bay Cleanup.
sikat yan recently due to the Dolomite issues, concerns. Pero why did you mention Manila Bay? Oh, Mayor, no? Kasi ang Senro, kasama po ang City Engineering Office, ay may regular na month-end cleanup po kasi, ma'am. Dyan po sa may Masalasa Creek. In cooperation po kasi yan ng Manila Bay Rehabilitation and Cleanup. Tama ba, sir? Yes po. Meron pong tayong tinatawag na Battle for Manila Bay. Ano? May Battle for Manila Bay? Away. Yes po. Battle na away, ha? Ito po yung, ito po yung utos ng Supreme Court para po mag-clean up and rehabilitate po yung mga waterways sa Manila Bay area po. Okay. Sinasakop po ito ng 8 probinsya at 178 LGU. Kasama po ang ilan sa Region 3, kabilang po ang Pampanga na doon po tayo nakakonekta. Kaya po, obligado po tayo na tumulong at maglinis po ng Manila Bay area po. Yung ilog natin, dumiretso ang Manila Bay? Yes po. From yung ilog po natin, dumiretso sa Pampanga, din connected po for Manila Bay. Kaya tayo nakasali. Yes po. Dahil nakasin ang Manila Bay. Okay, yes, pero may mga connect-connect yan. Ganun pala yan. Yun naman pala. At strictly sumusunod tayo dito, right? Yes po, ma'am. Okay. Regular ang inyong clean-up sa mga waterways, connecting said river, and eventually all the way to Manila Bay. Opo, Mayor. Maliban po doon, part po ng aming departamento ang regular cleanup po. Ito po kasi yung advocacy ng Tarlac City Government na inyo pong inumpisahan sa disiplinado ako, lunsod ko, linis ko. Ito yung year 2019 po yan, yes, yung nilunch eh. O yan yung buong Tarlac City na naging cooperative, yung mga, yes, kasama po natin dyan. Kasama po yung mga barangays, mga ibang grupo, naglilinis. Yes. Yan sa citywide po yan. Kasama na dyan yung clearing operations. Pero hanggang po yan, kahit nagka-COVID po tayo, hindi po huminto yan. Hanggang ngayon po yan. Hanggang ngayon. Nakakontrol po ang programang pong disiplinado ako. Lunsod ko, linis ko. Okay. Kaya po mga kababayan, aapilan na naman po ako. Huwag nating kalilimutan yung disiplinado ako, lungsod ko, linis ko. Kaya naman nagpapasalamat din ako dahil kung makikita po ninyo, malinis po dito sa Tarlac City. Yung na-instill na disiplina sa ating mga taong bayan, eh nakasanayan na. Mahirap nang alisin na napakagandang pagbabago na naidulot nito. Maraming maraming salamat, Engineer Bong, hindi lamang sa pag-guest mo ngayong gabi, kung hindi sa buong Senro team, sa inyong pagod, sipag, dedication, commitment sa pagpapanatili ng kalinisan dito sa lungsod ng Tarlac. Kaya lagi, lagi po natin isipin, indeed, Tarlac City is a clean city. Thank you din po, Mayor. Nariyan din po in place yung mga batas na rin na ordinansa na pinatutupad po ng aming departamento kagaya po ng anti-littering, styro and plastic ordinance, smoking ban, at yung RA 9003 ordinance po natin. Marami pa pong pinapatupad ang departamento natin, hindi lang po dahil ito nakabatas ang mga ito, kundi sa kagustuhan talaga nating maging malinis ang ating syudad. Mm-hmm. Isa po ito sa priority niyo po, Mayor Christie. Gaano man po karumi ang trabaho po namin, ganoon naman po ang hangarin niyo at kalimis ang hangarin niyo upang malinis po ang Tarlac City. Full support po ang aming department dahil sa magandang dulot nito sa ating mga kababayan po. Maraming salamat po. Engineer Bong, any last words? Ano masasabi mo sa yan, sobrang kwangka eh. You're the man on the kan eh. Teka nga muna pala, Sir Hensel. Sabi niya kanina, karumihan. Nandiyan na lahat eh. Yes po. Marumi, mabaho, lahat. Nang basta tungkol sa mga hindi kaaya-aya na amoy, hindi kaaya-ayang environment, sakop ng Senro. Yes po, ma'am. Kaya naman, bibihira ang mga taong gustong na-expose sa basura. Oo naman. Bibihira ang mga taong gustong na-expose sa amoy, na hindi kaaya-ayang amoy. Kaya naman, pag sinabi talagang mga Senro, we consider you as one of the frontliners ng city government. Tama po. Okay, Engineer Bong, any messages sa mga kababayan natin na alam ko palagi kang nagbabasa ng Facebook mo, cellphone mo, tumatawag, mayroon kang onting sa kanila, gabay. Sa mga kababayan po natin dito sa Tarlac po, hinihingi ko po ang inyong tulong. Hindi po kasi kaya ng departamento namin ng LGU ng Tarlac City kung kami lang po. Yun nga po yung palaging sinasabi nga po ni Mayor na magkaisa about oras sama-sama. Hindi po namin kakayanin to kung di niyo po kami tutulungan. Thank you, Sir Bong, head po ng City Environment and Natural Resources Office. At mga kaisa, heto na po ang ating pinakahihintay, announcement of winners
para sa ating raffle mula sa ating nakaraang episode. 5 lucky winners ang makakatanggap ng sorpresa mula sa ating programa. Ito po yung mga napili via electronic raffle mula sa ating previous episode. Congratulations po sa ating mga sumusunod na lucky winners. Kaya bisitahin at ilike lang po ang aking official Facebook page, Mayor Cristy Angeles, at ugaliin pong tumutok sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Cristy. Dahil mga hitik na mapapanood ninyo, malalaman, mga balita, impormasyon, kung ano bang nangyayari, latest What's Up Tarlac City ang inyong maririnig at makukuha. Malay mo sa susunod, isa ka sa mga mapipiling mananalo sa ating raffle. Hanggang sa susunod na edisyon ng Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy, ako po si Hensel Kiling. Ako naman po si Mayor Cristy Angeles. Stay safe, Tarlac City. Bawal po ang pasaway dahil mahalaga ang buhay. Patuloy po tayong magkaisa bawat oras sama-sama. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes para na naman sa isang makabuluhang balitaktakan. Ito po ang Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy.